sinabi na ng Pangulo bawal na magsugal yung mga yan? Eh bakit ka naman gobyerno napunta dyan? Tumatanda kang paulong! Tinamaan ka ng tigidig hayop ka, oo. Ayun, nagsasabong si gobernur. Pinadala lang sa akin. Mamaya ho, kung sinong gobernur na ito! Hawak-hawak pa ng manok ang putra niya. Sakala mo si Kristo. Oh, ayun. Ang ngayon, kala mo hindi gobernur eh. Ay, nako! Kuhan ito kasi. Kaalyado pala ito ni Paring Mar. Doon sa may Bisaya. Kung sino yung governor na yan na nagsasabong. Ay, Michael, ilagay ko dyan yung video ha. Para mapanood ng mga kababayan natin kung sino itong governor na nagsasabong. May hawak-hawak pang manok. Ginaganon-ganon yung manok. Siya yung kala mo, Kristo. Oh. Tapos nilagyan pa niya ng tari yung manok. Walang hiya kang governor ka. Huwag ka nang mag-governor. Magsabungero ka nilang hinayupa ka. Hindi yung bawal. Ang problema, pag ikay official, hindi ba pinagbawal na sabi bawal? Bawal yan. Oo. Oh. Iba naman yung manunod kahabi, pero pag ikay bumibitaw na ng manok doon ng nananaya, eh illegal na. Besides, sabi na nga ng Pangulo, ayaw niya ng government official sa mga kasino, mga sabungan. Maya, anak lang na teteng kayo. Si Gov, eh, iniimbestigahan na ngayon ng PACC at ng DILG. Eh, si Governor Antonio del Rosario. Ayan ho, yung video na nagsasabong si Gov. Si Gov pa mismo ang bumibitaw. Ayan ho, may hawak na manok. Oo, Diyos ko pong pineapple ba yan? Anak na yun sa kanan, oo. Ayan ho, oo, Diyos ko po. Siya po, yung manok niya, pahimas-himas pa. Anak ng kwatog. Ay, nako Gov. Ay, ayun, may meron namang kwan, Diyos ko po naman. Ay, nako Gov. At hindi lang yata yung video na yan, Michael, di ba? Marami pang mga video dyan. Ipakita mo nga, nasa linya si Yusek Epi Densing ng DILG. Magandang umaga, Undersecretary Epi Densing, sir. Ha, magandang umaga po, Manong Erwin, at sa mga tagapakinig at taga-followers ninyo. Magandang umaga din po. Sir, iniimbestigahan na ba itong si Capiz Governor Antonio del Rosario dahil nagkalat ang kanyang mga video ng pagsasabong sa social media, sa Google, na nagsasabong ito, hindi ba pinagbawal na ng Pangulong Duterte ang mga government officials, whether elected or appointed sa mga sabungan at mga kasino, Yusek? Tama po yun. Lahat ng opisyalis ng gobyerno, whether elected or appointed, bawal pumasok sa anumang pasugalan. Oo. Nakakuha na rin ako ng kopya. Kinukuha lang namin yung iba pang detalye nung video and hopefully we can start the investigation dun sa issue ni Governor Del Rosario. Oo, mukhang matagal nyo na hong ginagawa ito, sir. Eh, paano ba ito? Anong proseso ito? Ito investigahan ninyo at ito ba ay pwedeng ma-relieve muna, masuspindi? Kung hindi pa ito suspindido, Yusek? Well, sa ngayon, meron ho tayong pagbabawalan ng pagsususpindi, no? Maski po ang ombudsman hindi pwede magsuspindi dahil sa election ban. Pero yung investigation, tuloy-tuloy pa rin ho yan. Wala ho makakapagpigil na mag-start na investigation. And in the spirit of due process, pag nakuha na namin yung mga dokumento at proseso po naman, padadala ho namin si Governor Del Rosario para mag-explain din. So, kay ngayon ho, eh, nasulatan nyo na ba para magpaliwanag bakit nagkalat ang kanyang pagmumuka sa social media ng pagsasabong, Yusek? Wala pa. Kinukuha pa natin yung documentation ng mga video. Pag nakompleto na po, gagawan ho natin po ng masinsina na documentation. Then, magpapadala ho tayo ng notice to explain sa kanya. Alright. Sir, maiba tayo. Yusek, may mga pinasara na raw ang DNR at ang DILG ng mga establishments dyan sa may tatlong restaurant sa may Manila Bay dahil mga pollutants, ika nga. Is this correct? Ang Laguna Lake Development Authority ho, nung linggo, nagpabigyan ng notisya dun sa tatlong mga restaurant o establishments, no? As a show cause ng pagsasabi na hindi sila nagtatapon ng tubig. So, bawal na ho sila magtapon. In the meantime, inaantay po ng ating lokal na gobyerno yung notisya galing sa LLDA para ho ma-document ng local government yung kanilang notice at magpadala rin ng team para ma-confirm yung bawal na ginagawa ng establishment at matuluyan ng masara.
Alright, maraming salamat po. USEC Evidencing ng Department of Interior and Local Government. Marama, magandang umaga po, USEC. Salamat din po. Mayong buntag. Balikan natin itong si Governor. Anong pagyudan itong Governor to? Governor Sabong. Ay, Sabong. Governor Del Rosario ng Capiz. Gob! Te, imbis ka magtrabaho, di ka sa Sabong. Nagsabungan, ha? Napadaan. Ano? Pinagsisigawan. Oh, yan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ay, nako, Governor! Kaya pala naubos yung oras mo, ha? Akala ko sa Kapitolyo. Bawal sa Sabungan pala. Anak ka ng baka. Hoy, mga tiga-Capiz, abay alam nyo na ho siguro. Alam na dis, kayong halalan. Hmm. Kung gusto ninyo na umasenso yung inyong lugar, abay baka pwedeng, alam nyo na ang gagawin. Ano po? Hindi ko na kayong dapat sabihan dyan. Sinabi na nga ni Tatay Digong na bawal sa mga government officials sa magsabong, mag nasa kasino, nasa mga sabungan. Pero si Governor nagkalat. Alam mo ba sa Google? Puro siya. Why? Akala ko nga primero, hindi ko pinansin. Akala ko yung Kristo. Yung pala, yung Kristo yung taga-bitaw ng sab na manok. Tagalagay ng tari. Hindi pala, siya pala yung Governor. Nasa linya si Ma'am Cory Carino, ang Volunteers Against Crime and Corruption President. Magandang umaga, Ma'am Cory Carino. Good morning. Magandang umaga po, si Erwin. Oh, yes, ma'am. Good this morning. Is Erwin. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Good morning. Magandang umaga Opo. Sa lahat ng ating mga taga-pikinig at taga-panood. Yes, ma'am. Ma'am, mabilisan lamang. Nakarating na ba sa inyo itong Capiz Governor Antonio Del Rosario na iniimbestigahan na ngayon ng DILG dahil nagkalat ang kanyang mukha sa social media sa mga Google na nagsasabong despite the fact na pinagbawalan ng Pangulo ang pagsasabong ng mga government officials whether elected or appointed, Ma'am Cory. Ano po ang reaction dito ng VACC? Unang-una, yung mga government officials ay dapat maging simbolo ng mga taong nagtutupad sa batas. Opo. At nire-respeto nila yung batas. Mm-hmm. Kaya dapat sila maging good model or good role model mm-hmm. sa lahat ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Hindi lamang sa kanilang sariling probinsya, kundi pati na rin sa lahat kasi government officials mm-hmm. are public servants. So, hindi tama naman ang ginawa ni Governor. Mm-hmm. At siyempre, on two counts, unang-una, morally, hindi maganda tingnan yon. Mm-hmm. At pangalawa, lumabag siya sa batas. Uh-huh. Pangatlo pala, parang walang respeto din siya kay President Duterte. Mm-hmm. Ano po may tutulong kaya magagawa po ng VACC? Hinggil sa issue na ito. Alam ko na sa government siya, kayo ay non-government organization. But can you help para yung mga ganito matigil na mga government officials na salit na dapat na wasting their time in their offices, pagtutulong, naubos ang oras nila sa pagsasabong? Well, unang-una kasi dahil sa private sector kami, maingay ang VACC po. At malapit ang media sa amin. Yes, ma'am. At parang nagiging din kami boses ng bayan. Right. So, yun lang. Pwede kaming magpalabas ng statement, official okay. statement mm-hmm. mula sa VACC. Pwede ba kayo pwede magsampari ng kaso sa ombudsman, ma'am, as a complainant, as private complainant versus this government official? Kumikilos lang ang VACC kung meron kaming co-complainant. Ayon. Dapat merong lalapit sa amin. Ah. At siyempre, kasama ko rin si USEC Martin Dino ng DILG. Ayon. Dapat makuha natin yung kanyang opinion sa sitwasyon na ito. Alright. At dito si USEC, ha? Alright. USEC? Hi, Erwin. USEC Dino, si Governor Antonio Del Rosario ng Capiz, nagkalat ng pagbumuka niya, nagsasabong, nagtatari, bumibitaw ng manok, ay salit na sa Kapitolyo, nandyan sa Sabungan, nagsasabong, naubos ang oras. Ano ba reaction mo rito? Meron tayong directive. Alam naman natin na all government officials
Uh-huh. At saka employee, pati uh-huh. police. Uh-huh. Eh, bawal sa casino. Sakop ba yan? Eh, pwede yan sabihin, elected ako, hindi ako under sa executive. So, no, hindi ako sakop kay yan. Pangulong Duterte. Instruction. Alam mo, ang exemption lang yan, pag halimbawa may palaro, fundraising. Halimbawa, Three Cup Derby na palaro ng uh-huh. probinsya. Oo. Uh-huh. So, talagang yun. Pero kung linggo-linggo na nandun sa sabungan, hindi na po kasali yan. Kasama ba yan sa violation ng local government code? Kasama po yan. Nako, ay kayo na hong bahala, sir, sa DILG dito kay Governor Antonio De Rosario. Okay. Salamat po. Thank you po. Yusek Martin Dino. Thank you po, Ma'am Cory Quirino ng VACC. Magandang umaga po. Alas 11:45 ng umaga. Hoy, makinig kayo ha. Kayong mga tumatakbo na mga politiko, makinig. Lalo na yung mga local government officials, gobernador, vice-gobernador, mga bukal, mayor, vice-mayor, konsehal. Ta. Kaya kayo hinalal ng taong bayan ay para makatulong sa kanila. Kasi ang pag-asa nila na may magagawa ka para sa bayan at para sa mga taong nagbuboto sa iyo. Hindi ka binoto para magsabong. Hindi ka rin binoto para magpayaman. Tragis. Baka nakakalimutan nyo. Number 3, hindi nyo pag-aari yung lalawigan o munisipyo o bayan. Kahit na lolo mo pa naging mayor dyan, kaapu-apuhan ka na, hindi na kayo napalitan. Mahiya ka sa pagmumukha mo. Magtrabaho ka. Binoto ka nila simply because they want change. O kagaya ng ginawa nila yung probinsyano ng Tiga Davao. Oh. Palamura, lahat na, babaero, bla bla bla, mamamatay sa tao, sabi nila. Binoto ng sambayanan because may nakikita silang liwanag. Because ang alam nila na this person right here by the name of Rodrigo Roa Duterte can change this country, can turn this country around. Dapat ganun din ang nasa utak ninyo. Hindi yung maging lintik na pag na-elect ka na magsasabong ka na magsasabong. Ewan ko ba? Minsan may mga talagang may mga kwantay makakapala mo ka. Ito mo may hawak-hawak pa yung manok. Utragis. Daig pa sila ni Julius. Oh. Ay, Diyos ko po. Ewan ko ba ito mga official natin. Probing 12...